Hello guys, magandang araw muli sa ating lahat. At ngayon ay may gagawin tayong motor guys. Ang motor na ito ay SkyDrive na 125 na carb type. Ang reklamo nito sa may-ari or yung hinanaing niya eh pumapalya daw. Kaya ito ngayon guys, kakalikutin natin. Duda ko nito ay siyempre carburetor. At hindi lang basta-basta carburetor. Madalas kasi yung iba nililinisan lang. Yun lang, linis lang. Pero hindi sila aware doon sa yung pinakang auto-choke, saka yung lagayan ng mismong auto-choke niya. Kaya makikita ninyo yan maya-maya guys. So ngayon nakikita niyo naman na binabaklas na natin ang kanyang upuan at itong iba pang mga bahagi niya. Pati yung front cover ng makina niya ay babaklasin din natin para magagawa natin ito ng maayos. At i-fast forward ko na lang guys para mabilis natin itong matapos at mabilis natin matutunan at mapaiksi ang ating oras sa paglalaan dito sa ating video sharing ito. Yan guys, paalala ko lang sa inyo palagi na kapag magbaklas tayo ng battery, yung wire, kailangan unahin muna natin yung negative. Panghuli natin yung positive. Tapos pag ikabit na naman natin, unahin natin yung positive, ihuli na naman ang negative. Ayan guys, mas pinili kong i-fast forward na lang kaysa sa ika-cut ko para yung mga baguhan dyan matututo talaga kung paano baklasin at kung paano ibalik. So kung nakikita nyo yung sinungkit ko guys, yan yung pinakang lock ng auto-choke para mahugot natin yung auto-choke nya. Ayan, yan muna ang priority nating atupagin or tanggalin. Ayan, so natanggal na, nakikita nyo Yan yung pinakang auto-choke guys. Mamaya, ititesting natin yan kung gumagana pa ba o hindi. Or meron pang connection o wala na. Kasi minsan, pag nagpalya na ang connection ng dyan, supply ng kuryente, siyempre hindi nagagana yan. At kung hindi gagana, isa din yan na dahilan na magiging palyado ang ating carburetor kahit nilinisan na natin yung buong sistema ng carburetor. Oo. Kaya yan. At saka ito guys, mayroong timing yan. Yamang ito ay medyo luma na hindi na natin makikita yung timing marks niya. Basta guys, kung kayo yung mag-DIY nito, pag tinanggal nyo yan, pag sisikipan nyo, luwagan nyo uli ng mga 10 ikot. Siguro alam nyo naman yan kung paano yung 10 ikot na yan. Ayan, ikinabit na natin ang kanyang connection uli. Pinapakita ko lang kasi sa inyo kanina kung ano ang hitsura ng auto-choke. Ayan. So ibalik natin sa kanyang connection at tanggalin natin ang pinakang auto-choke. Baga i-disassemble natin. At paalala lang pala guys, kapag kayo yung magbabaklas nito, medyo maingat kayo dahil mayroong spring yan, ayan, sa loob. Biglang alilipad yan pag hindi kayo maingat kasi pinupush niya palagi palabas yung dulo eh. Ngayon kung hindi kayo maingat, magsitalsikan yan at mahirap na hagilapin, ayan. Yan yung pinakang ano niya guys, parang tanso Yan yung nagre-response guys kapag ino-on nyo na yung engine, yan yung re-response para itutulak niya yung pinakang dulo ng auto-choke para iharang doon sa or ibubukas doon sa pinakang carb natin. Ngayon kung hindi yan mata-timing at hindi yan magiging maayos pagkalagay, hindi rin gagana ng maayos ang carburetor. Yan medyo masilan. Saka pa naman gagana yan guys kapag malamig ang makina. Pag mainit ang makina, hindi rin yan gagana. So ayan, check natin kung ano ang or kung may connection o wala. Ayan, nung tinicheck natin, meron naman connection. Ayan. Kaya, so, ibig sabihin, pag inoon na natin yung susi, nakampante na tayo na mayroong dumadaloy na kurente papunta sa ating auto-choke. Kasi ang ating auto-choke ay hindi yung gumagana kapag walang dumadaloy na boltahe yung galing sa battery. So, ngayon, ibabalik natin, guys.
pasensya na kayo, hindi ko lang na-videohan yung pag-timing sa auto-choke. Basta ang gagawin nyo lang guys, higpitan nyo maigi, isagad nyo. Pag nahigpitan nyo ng maigi, pag ibalik nyo sa ikot paluwag ng 10 beses. O, yun. Kumbaga, itatansya nyo lang na mapunta siya sa kalagitnaan ng kanyang kahabaan ng kanyang thread. So, ayan. So, ngayon guys, tapos na tayo sa ating auto-choke. Itong karburador na naman ng ating auto pagod. Ano? Ayan. Ganito lang magbaklas guys. Luwagan muna natin ang ating mga tornilyo. Pati yung sa intake manifold at saka yung galing sa ating airbox. Ano? Pangluluwagan natin yan para malaya tayong makapagmaniobra sa karburador paruot pa rito. Kasi kailangan iikutin pa yan para matanggal kasi medyo masikip ang ano guys yung pinakang engine bay ng skydrive natin. Yan, niluwagan ko na yung pinakang sama ng manifold. Hindi nyo lang nakikita guys kasi hindi na maabot sa ano eh sa camera ko. Ayan, sinubukan ko pakita ayan. Pati yung doon sa carburetor. Sigurado akong magkakaroon na kayo ng idea niyan guys. Kasi kahit pa paano. Maaninag naman yan kapag kayo ang gumagawa na ayun, yan o yan. Ganon din doon sa harap guys, yung papunta sa engine meron ganyan, magkadikit nga lang yung dalawa ayun o, ayun ayun yan ang pangluluwagan nyo muna bago tayo magtanggal sa throttle ano, so maya maya tanggalin na natin yung throttle pag naluwagan na natin itong dalawang manifold na ito. So ayan yung throttle cable natin guys. Ayan, konektado yan doon sa ano, yung pinakampihitan natin, tinatawag na gasolinador ano. Ayan, luluwagan lang natin diyan. At yan muna ang ating unang tatanggalin bago natin i-pull out ang carburetor para sa ganun ay mabilis lang natin matanggal ang carburetor. Ayan guys, medyo matigas itong hose ng ano fuel hose na ito, kaya medyo maingat kayo para hindi mapunit yan. Ayan, kailangan medyo technique ang gagamitin natin doon guys, kasi pag napunit ang hose, mahal yun kahit papaano. So ayan guys, i-overhaul na natin itong ating carburetor ano. Mag-unahin natin itong sa ilalim. Pagkatapos sa ilalim, saka na ito yung diaphragm niya ano. Ayan guys, may tatlong tornilyo dyan. Oh, medyo ingatan lang natin. Kasi medyo sensitive yung bahagi ito. Kasi carburetor nga. Baka malustrid yung mga tornilyo. Ano? Ayan. At kapag gagawa tayo, kailangan meron tayong malinis na lagayan. Para maiwasan natin yung alikabok. Kasi alam naman natin na nakakasira sa carburetor ay yung alikabok. Ayan. Yung dalawang jet na yan guys. Jet. Tawag niyan eh. Ayan o. Kailangan hipan nyo yan guys. Kailangan walang alikabok yan or nakabara dyan. O, pwede naman hipan yan. Tapos titingnan nyo sa ano, liwanag kung maaninag ba yung mga butas niya. No? Kailangan walang nakabara doon ng mga alikabok. O. So
So ayan guys, pinapakita ko lang sa inyo na mga butas na yan, ayan, butas na sa gitna at saka yung mga butas na yan, ayan, kailangan walang alikabok yan. Kailangan kung i-aninag natin sa liwanag, kailangan makikita natin na tagusan yan. Mayroong mga butas na makikita natin. Ayan. So, yung isa na naman ang ating tatanggalin at ating hipan o lilinisan. O, di na kailangan ano nito guys, yung pinakang pressurized talaga na malakas. O, basta makita mo lang na walang alikabok, pwede na yan. Ayan. So, itabi natin muna pagkatapos nating malinisan. Tapos yung diaphragm na naman ang ating aatupagin. Ayan, yung diaphragm na naman ang ating bubuksan ano. Medyo maingat tayo dyan kasi yung may spring yan guys na may pressure yan ano, papalabas. Kaya kung hindi kayo maingat yan, biglang tatalsik yan. At pag natalsik lahat yan at makakuha ng mga alikabok doon sa lupa, pagbalik nyo na, pag hindi nyo mamalayan, ay magiging sanhi na naman yun ng pagiging palyado sa ating makina dahil sa ating maruming carburetor. Kaya todo ingat talaga. Medyo masilan ang carburetor guys kasi nakasalalay dito ang andar ng ating makina. So ayan, kung nakikita niyo yung spring guys, ayan oh, gumagalaw-galaw pa. Ayan, pag hindi kayo aware magtanggal sa pinakang takip ng diaphragm, lilipad yan guys, tatalsik yan. Magsitalsik kanyan lahat. Kaya, medyo maingat tayo dyan. Tapos, dandahan nating baklasin, lalo na yung pinakang rubber, ano, medyo maingat kayo dyan dahil pag napunit yan, hindi na mag-response ng maayos ang ating carburetor, ang ating throttle. Kasi ang diaphragm ay nakabase yan. Nakabatay yan doon sa hangin. Ano? Kaya kung mapunit yan, yung hangin na papasok doon sa carb, sisingaw. Kaya hindi na siya mag-response kahit. Baga kung mag-throttle ka, magiging palyado na naman siya. Ano? At yung pinakahuli guys, ito yung bahaya ng ating auto choke or automatic choke. Ayan, yung tinuro ko sa Phillips Chrome. Ayan, yan ang ating titingnan guys. Kasi ang mga mekaniko kasi pag naglilinis ng carburetor, yun lang yung nilinisan natin. Ano? Yung may jet at saka yung diaphragm. Pero yan, yung pinakahuli nating ginawa, ayan, hindi na nila yan nililinis. Oo. Pero ako guys, nalalaman ko yan na nagkakaroon yan ng alikabok dyan sa pinakang looban yan dahil doon kasi pag higop ng hangin, pag medyo marumi na yung air filter, pag papasok dyan sa carb, di maiwasang may makapasok din dyan sa butas ng pinakang bahayan ng ating auto choke. Kaya pag nangyari yon at di nyo mahihipan o di nyo malinisan, papalya siya talaga. Mawalan siya ng minor. Ayan. Ayan, yan o. Yan o. Kung nakikita na yan. Yung tinuro ko sa hinalaki kong daliri. Ano yun guys? Maalikabok. O, kaya kailangan hipan nyo yan na tatagos. Tatagos doon sa mga butas niya. Hipan. O, mouth to mouth nyo talaga. Kung allergy kayo sa gasolina, kailangan nyo talaga ng gamit. Ano? Na yung talagang gamit na tools talaga na special para dyan. Actually, kung pupunta kayo dun sa shop, pwede nyo naman ituro dun sa mekaniko na i-priority niyan pag nahipan yung mga butas niya yan. Kung saan nakakonekta yan, tagusan doon sa pinakang carburetor. Ano? Kasi pag yan ay hindi naging aware ang mekaniko dahil wala nga ang idea na nabibuild up na pala dyan ang mga alikabok sa tagal na ng panahon. Yan. Kaya akala nila wala nang pag-asa ang carb. Ano? Pero yan pala, nandyan lang ang problema, nagtatago. Ito lang naman sa akin guys, sinishare ko lang yung pinakang experience ko. Baga, ano, hindi ako naman ako mekaniko. Eh, nagdi-DIY lang din ako. Tumitingin lang ako sa YouTube. Ano, kagaya ng iba dyan. Pero, based on my experience, talagang napatunayan ko yan, yung mga butas-butas na yan. Kasi bihira lang ang mga mekanikong babaklas niyan. O, bibihira lang sila dyan.
Kaya ngayon, kayo na nakapanood nito, sana maging aware na kayo. Kahit hindi kayo kumikaniko, kahit may-ari kayo ng motor nyo, kapag kayo yung nagpapalinis ng motor or carburetor pag namamalya, try nyong ipapalinis na mekaniko yung bahagi ng parts na yan, yung pinakang bahaya ng ating auto choke. At oh nga pala guys, may rubber yung auto choke, ayan kung nakikita nyo. Kailangan pag nagpapalinis kayo dyan, kailangan hindi yan ma-dislocate or ma-disalign. Kailangan maingat ang mekaniko or maingat kayo magtanggal dyan. Kasi may case na pag tinanggal nyo yan at nabasa ng gasolina, pagbalik noon, hindi na magiging accurate or hindi na magiging tugma. Kasi nga, naluto na yung pinakang rubber na yun. At kung mangyari yun, ay hindi na gagana ng maayos ang carburetor dahil sisingaw na ang mga hangin. Hindi na sila pupunta doon sa tama nilang mga direksyon sa bawat butas na dadaanan nila. Kasi nga, sira na yung pinakang seal niya, yung pinakang rubber gasket. Kaya kailangan maingat, medyo masililan yan. Kaya kung nakikita nyo, hindi ko siya binaklas, ano? O, nandoon lang siya. Nililinisan ko siya, pero hindi ko siya binabaklas. Ayan, o. Ayan, pinakita ko sa inyo kung nasaan yung mga tapatan ng butas niyan. Ayan. Ayan, yung butas na yan. Tapos yung butas doon sa kabila ng pinakang carburetor. Para maaninag nyo lang na tatagos yan doon sa pinakang intake niya sa carburetor, ano? O, ayan. Wala doon sinalaki. Ayan. Papunta doon sa ating auto choke. Kaya pag nag start tayo sa umaga, pag kondisyon yung ano natin, carb, uugong yan kasi nga hihigop ng hangin dyan papunta doon sa ating auto choke. Ngayon kung barado yung ating auto choke dahil nga marumi ang air filter sa katagalan na ng panahon, hindi na siya baga mamamalya na pag tuwing umaga, pag unang start natin, hindi na siya mag auto choke or parang pigil, ano, o ganun ang mangyayari dyan. Dahil nga ang alikabok na build up doon sa mismong auto choke na hindi na linisan. Kasi nililinisan ng mekaniko, yung madalas, yung jet lang. Pag hindi yun nalilinis, ayan. Wala talagang pag-asa na babalik sa dating ayos yung ating makina, yung under ng ating makina o yung kondisyon ng ating carburetor. So ngayon guys, tapos na. At ibabalik na natin ang ating carburetors. Kumbaga buuin na natin ano. O nga pala guys, baka magtaka kayo na bakit hindi ko tinanggal yung kulay puti na plastic. Tawag niyan guys, floater. At yung gitna guys, yung maliit na yan, yung tinuro na daliri ko, karayom tawag dyan. Hindi ko na tinanggal guys kasi wala naman siyang case na tawag niyan, yung kusang tumatagas. Ano? Ayan. Kasi masilan yan guys. Pag na-dislocate or na-disalign mo na konti yung hinahawakan ng or kinakapitan ng karayom na yan na nasa gitna ng plastic, yung tinuro na daliri ko. Maaring tatagas. Imbis na hindi natatagas, tatagas na tuloy. Kasi nga, nilis-align. Hindi mo na ibalik ng yung maayos. Yan, tinuro ko na yan. Kaya kung wala namang case na tumatagas yung carb, or wala namang case na tumatagas yung gasolina doon sa carb ng kusa, huwag nyo na ipabakla sa mekaniko yan. No? Kasi ang trabaho lang naman yan ay pinipigilan niya yung gasolina na mag-overflow. Kaya kung hindi naman nag-overflow, huwag nyo nang ipapatanggal or ipapabakla sa mekaniko. Ayan guys, kung nakikita yung floater guys, gumagalaw siya. Ganyan ang posisyon ng carburetor natin kapag na-install niya. At kapag napuno na yung fuel catcher ng gasolina, itutulak niya yung floater pataas. Kaya yun na naman ang mapapangyari na yung karayom ay sisikip doon sa kanyang butas dahil sa floater. Kaya yun, sa ganung ano sistema, hihinto ang gasolina sa pagtagas papunta sa loob. Kaya mapipigilan ngayon ang pag-overflow. Ayan, ganyan. Ayan guys, ibabalik na natin ang ating jet, yung dalawang jet natin, yung malaki at saka maliit, ano? Yung binaklas natin dyan kanina na ating nililinisan. At paalala lang pala, ano?
Kailangan pag ibalik natin yung mga jet, kailangan higpitan muna natin sa pamamagitan ng ating mga kamay. Huwag muna natin irikta kaagad dun sa ating mga tools para maramdaman natin kung ito'y pumasok na ba o hindi pa. Kasi kung hindi yan nakaposisyon ng maayos at hinigpitan kaagad natin, may tendensya na ito ay malustrid. At kapag nalustrid yon, tapos ang usapan. At ngayon guys, ibalik na natin ang diaphragm niya. Ano? Ayan, tingnan nyo guys, makikita nyo mayroon siyang gatla, yung palatandaan. Na yung parang may naka-usli na rubber, ayan, doon din sa may gatla ng bakal, ano. Ayan, dyan, itapat nyo, ayan, kung nakikita nyo, ayan. Kailangan tapatan yan sila guys. Baga, yan ang pinagang timing marks niya. Kasi kung mailagay niyan sa ibang posisyon, maaring sisingaw yung diaphragm mo dahil wala siya sa tamang pagkalagay. Ayan. Pati din yung bakal na yan guys, yung pinakang takip. Ayan. Meron din ganun. Ayan. Yung tinuro ng hinalaki ko. Yan yung palatandaan dyan guys. Para akuma talaga sila lahat. Kasi pag na-dislocate yan or hindi na-align pagkalagay dahil hindi ka sumusunod sa mga markings or palatandaan, sisingaw yan at hindi gagana ng maayos ang ating carburetor. At ang panghuli guys, syempre yung ating auto-choke, ano, ayan, kailangan ikabit natin ng maayos. Tandaan natin guys kung anong posisyon natin tinanggal, ganun din natin posisyon ibabalik. At yan, ikabit na natin ang lock ng ating auto-choke. Ayan guys, yan lang yung lock niya guys, nag-iisa lang yan. Para hindi lang siya matanggal, ano. So ayan, tapos na, ano, nabuo na natin muli. Ngayon ay ibabalik na natin sa kanyang makina. Ikabit natin muli guys. Ayan guys, bago natin ikabit, isalang-alang muna natin yung mga hose. Ano? Unahin muna natin pag balik yung mga hose para hindi na tayo mahirapan kapag ikakabit na natin yung pinakang manifold niya doon sa makina at saka sa kanyang airbox. Ayan. Kung nakikita nyo, ayan, una kong ibinalik yung kanyang fuel hose. Oh. Ayan, bago natin i-kabit ang kanyang throttle, ano? Throttle cable, ano? Pupunta doon sa kanyang gas. Ayan. At yun. Ganun na nga guys, sinishortcut ko lang ng konti kasi nabaklas naman natin ito kanina at nakita nyo na kaya kung paano binaklas at kung ano ang posisyon niya ay ganun din natin ibabalik, ano. So ngayon natapos na natin at mamaya maya ay ititesting na natin ito paanda rin. Ayan, sinisigurado lang natin na lahat ay intact na, ano. At ganun din, huwag nating kalimutang i-connect ang ating auto-choke, yung wire ng ating auto-choke, para kapag i-open na natin yung susi, magkakaroon siya ng daloy ng kuryente. Ano. Kung nga pala guys, bago natin makalimutan na pinakahuli, yung ating hangin, ano, yan. Pinipihit ko yun guys, pasikip. Tapos, ibalik natin counterclockwise ng 3.5 na ikot, ano. At ang 3.5 na ikot guys ay equivalent na ng 7 pihit, ano. Oo. Kung makikita nyo dyan, kung titingnan nyo, ganyan ang ginagawa ko. Ang 3.5 na bilang ay 7 pihit, ano. Ayan. Actually guys, yung iba hanggang 2.5 lang, ano, na pihit. Pero ako guys, komportable ako sa 3.5. Sabi nila,
mata ko daw sa gas, pero para sa akin, hindi naman. Pagdating sa point na ito, may kanya-kanya na tayo ng discount pagdating ng ganito. At bago natin ito rin lahat ng mga parts, kailangan natin analyze para ito na natin. At kung maayos na lahat, saka na natin ibalik. So sana guys, kaya rami kayo natutunan at nagkakaroon kayo ng idea sa ating sharing na ito ngayon. Muli, salamat sa inyo guys, sa inyong pagtitsagang Panginoon.